Made in China. They hate China, but the tools is China. Galit na galit ng Amerika sa China. Pero bumibili sila ng mga product ng China. No? Stupid, no? Hey guys, good morning. Nandito ako ngayon sa world largest truck stop. Kahapon na biyahe ako pa punta dito sa Illinois. Nag-change na ako ng trailer dahil kailangan ko ng low pro na trailer para sa aking load na pipikapin tomorrow dito lang sa Iowa, isang swimming pool na papuntang Edmonton. So ngayon, kaya nag-change ako ng trailer dahil nga swimming pool yung aking karga. Now, kulang ako ng mga gamit, di ba? Nalala nyo doon sa previous video, naghahanap ako ng strap na 2-inch para doon sa securement ng swimming pool. But wala akong madaan ng TA na merong mga equipment or mga tool na kakailanganin ko. So nandito ako ngayon sa TA, Travel America din to. But for sure, maraming ano to, maraming mga tool o tools na kakailanganin ko. Titinan ko muna, din saka ako tatawag sa opisina para bayaran nila yung aking kukunin na 2-inch na strap. Yun, may magandang spot doon, no? May magandang spot dyan, pero okay na ako doon sa aking parkingan sa likod dahil wala akong katabi. So guys, pag mga truck driver dito sa Canada, magandang tumigil dito sa world largest truck stop. Refuel, refresh, and relax. Ilang beses na ako dumaan dito eh. Marami lang ano talaga dito, maraming gamit. My truck. Mahal ang memory foam, oh. Oh, meron 3-in-1 or 2 for $25 memory foam. Ah, dili siya memory foam. Failo lang. Ito yung memory foam. Almost $60. Buy one, get one free. Anyway. So, hanap ako ng straps. Straps, lahat ng mga parts ng truck nandito. Lahat, oil, everything, nandito lahat guys. Sweater, cups, Peterbilt. Yun, merong steering wheel cover. But hindi yan ang sadya ko. Ang sadya ko ay, pero maganda rin ganito eh, sa Manubela. The world first steering wheel cover design to make you stronger. $670 guys. Come on, give me a break. Yun na, pwede mo rin siyang palitan yung, oh, ang ganda nitong ano nito, oh. Maganda tong
kama na to. Baro sila mga pillow dito. Mga blanket. So pwede mo i-change yung mattress mo. American Dream standard size pillow. Pero sabi ko nga, hindi yan ang sadya ko dito. Straps yung kailangan ko dito. Ganda oh. Mga grills. Aftermarket. Aftermarket. Hub cover. $2 pa lang isa nito. Maganda to siya. $2.08. Meron siyang paglalagyan. So magiging ganyan na yan. Marami. Pero ang pangit lang dito, pag meron kang mga ganito, tapos naka-parking ka, nanakawin lang din to eh. Kukunin lang dito. Ilan yan? $2 times 20. 10 yun, di ba? Sayang lang. Maganda siyang may ano, may trades sa loob. Ano, may trades sa loob. Kasi yung sinasalpak lang, kagaya dito. Ah, meron din pala. May iba kasi na sinasalpak lang eh. Kaya natatanggal pag once na tumatakbo na yung truck. O kagaya nito. Sa nut lang siya nakasalpak. Pangito siya. Meron din design. Mas mahal to. $4 guys. $4 ang isa. Ito para matusok yung mga katabi. Ah, ito yung pangit din. Yung sa nut nilalagay. Yeah, sa nut siya nilalagay. Yung may mga ilaw siya oh. Isang set na $15. $15.99. Tapos umiilaw siya sa gabi. Dami, maraming mga options. Ito parang mabigat. Marami kang options dito sa ano, sa TA na. Ah, ito ang kailangan ko. Yes, sir. Yeah, ito yung kailangan ko. But yung kailangan ko yung may chain. 2-inch na may chain. This one ang kailangan. Ay. Yeah, ito ang kailangan ko. Naku po, $62 ang isa. Napakamahal. Napakamahal pa lang ng may chain. Yeah. $62. $62, 61. Ito $61. Meron ako nito. I think meron ako niyan ay 6 yata. Ang wala ko yung ganito. Wala akong ganito. So, ngayon, tatawagan ko muna ang aking company para to inform na meron ako nakita dito. Pero, that $62, merong mura dito. The same thing ang kagaya sa akin ay $30, this one. It's $30. Ah, meron ding isa dito. Ito pwede din to eh. Basta lang meron siyang hook. Ito yung ano niya. 1,515 kilograms. So this one is $30 guys.
Ito maganda to, hook. Kisa dito. Kasi meron silang ikakabit na parang shackle. So kukuha ako ng ano nito, mga apat siguro. Okay. Meron akong go signal to get some stuff. Kailangan ko lang talaga ng tawagan yung company. Saturday ngayon, pero meron kaming telephone number after hours. Yun yung example, na broke down ka and then you need something para matanggal ka dun, or you need something, anything na you need something. Meron kaming tinatawag na after hours number. And now, so meron akong go signal to get some tools. So ang kailangan ko, this one. I need 4. Diba, wala akong gagastusin na pera ko para pambili ng aking, unless yung mga personal na kailanganin ko sa truck, akin na yun. Pero yung mga tools, kagaya dito, kung anong mga tools na kailanganin mo, just call them. Ah, ito, kailangan ko rin. I don't think so. This one is G-hook assembly. Five-sixteen clevis. I'm not sure if... Tingnan ko muna. Okay. Dispatch load. So, Iowa. Edmonton. Load info. Sa building materials sa Edmonton, sa Dewey. So, yung aking stop ay sa Latham Falls dito sa Dewey, Iowa. And nakalagay dito, call before pickup and delivery, photos required. Your transportation company will need the following 53-step deck trailer. The load will have boxes of hardware that need to go with this dump. There are skimmers and fittings. And the driver will need minimum of 12 dose daw. Dose na 2-inch straps to ship 3 poles. They also need 4 additional straps for the foam blocks used to transport the poles. If they are 2-inch flat straps with chain hooks, they will not need a clevis. If they are 2-inch ratchet straps with flat hooks. Ito yung flat hooks eh. Ito yung flat hooks. Kung meron dong 2-inch na ratchet strap flat hook, they will need 12 5-16 clevis. Ito yung 5-16 na clevis. 5-16, ito yun. So kailangan ko daw ng 12 na 5-16 clevis hooks as well. Please have your transporter contact me with your estimated arrival time. So kailangan ko ng clevis. Kung meron siyang hook, ito yung sinasabi na hook eh. But this one is too expensive, guys. This one. Kung meron akong ganito, hindi ko na kailangan ng clevis. Kasi meron silang maliit na ilalagay. Ano tawag doon? Meron silang maliit na parang shackle na ikakabit doon. Wala. Okay, wala dito. Yung ano, kita ko sa inyo mamaya. So, kukuha muna ako dito. Kailangan ko ng 5-16. Yes. Paano ba nakakabit ang 5-16 dito? Kung meron kang 5-16. Paano lang kinakabit? Okay. But look at this, guys. Made in China. They hate China, but the tools is China. Kaloko. Half inch. See? Mga tools dito ay China.
galit na galit ng Amerika sa China. Pero bumibili sila ng mga product ng China. No? Stupid, no? Stupido. Saan ba tayo hanap ng China? Kita nyo? Oh, mo. Ah, wala. Hindi na nilagyan. Pero klarong-klaro. China. Made in China. So, mga ito kasi, mga made in China itong iba dito eh. Merong mga straps na ganito. But, pag bibili ka ng straps, lalo pag tawag doon, yung deck driver kayo, titingnan nyo yung working load limit. Ano yung working load limit ito? Merong sinasabing WLL. So, working load limit. Ano bang limit ng load? So, ito yung load niya. So, ang straps ay kaya niya mag-handle ng 1,515 kilograms. Okay? So, kung ang load mo ay 1,000 kilograms, so, kaya niyang i-handle yung load niya 1,000 kilograms kasi kaya niyang mag... Ang yung working load limit niya ay 1,515. Okay? Meron kasi mga straps na mga walang working load limit. Kagaya nito. So, hindi siya, ano, hindi siya pwede sa mga, siguro mga maliliit, but... So, apat na yung kinuha ko. Nasa around 300 Canadian dollars na siya. Kasi ito, ang isang piraso, papatak siya ng almost $86. So, bahala na. Hindi naman ako magbabayad eh. So, hindi na lang to. Yung isa yung kukunin ko para makakuha ko ng mas marami. May semi-hook siya. So, kuha ko ng anim nito. Nasa $100 lang siya. 100 plus. One, two, three, four, five, six. So, kumuha na ako ng 8 na straps. Ito na yung pinili ko. Yeah. Makapag-hook naman to sa, ano, sa shackle. Makakalusot to. So, 8. Around $200 USD. So, kailangan ko pa ng battery para sa portable na, ano, na flasher, portable na beacon light. May fenders pa dito. Stock muffler. Ang ganda ng mga manubilo. Oh. Diba? Oh. $294. Bagay na bagay ito sa Pilipinas. Yung style na ganito. No? Limited edition. May mga exhaust stacks. Ano? Gaganda, guys. T80. Ah, bibili ako nito. Para sa akin lang. What the fuck, guys? Grabing laki. Look at the price.
1275. It's a train horn. It's a train. Oh my goodness, grabe. Lipad ang espiritu mo niyan. Ba't ba ako lapad pa dito? Hindi ko kailangan mo na ito. Kailangan ko ng battery. What is this? Jewel shirt. So anyway, may mura pala dito. May $19. Yeah, this one. Naka-clam siya. May bungo. So kukuha na ako. Kuha ko ng black. Ito maganda to. Parang palang mura dito eh. $40. Dito na tayo sa ano, medyo mahal. Saan ba magandang kulay? So wala nang ano. Ito babayaran ko by myself. The video steering wheel spinner. So guys, tapos na ako dito sa loob. Na-approve na yung aking kinuha mga tools. And then ngayon, pipick upin ko siya doon sa other side ng TA, yung shop nila. Kasi it's a charge niya sa shop. Doon ko siya kukunin ngayon. Then maglilipat ako ng ano, lililipat ako ng pwesto. Kasi hindi ako makakaligo dito dahil may bayad. So doon ako lilipat, I think 15 kilometers from here, yung labs truck stop. So doon ako matutulog mamaya kasi magre-reset na rin ako. Reset na to siya tomorrow morning. Tomorrow morning reset na to ang aking oras. So hindi na ako magpapalipad ng drone dahil nakita nyo na tong area na to. Alam nyo na to kung saan to. Ilang beses ko na to na paliparan ng drone, so I think no need na para magpalipad ng drone. Kunin ko lang yung aking ano, aking tool. Mainit na ngayon dito, kaya yung aming EPO, walang tigil ang andar. 24 hours kung kailangan, kung naka-reset ka, 24 hours yung EPO naka-andar. So nakabili ako ng nab para sa truck. Sa pool hindi ako nagna-nab, but katagalan kasi yung kamay mo kakahawak dito sa ano. Sabi ko try ko nga bumili ng ano, ng nab. So para yan dito. Side kulay blue. Yeah, mamaya ako kakabit. Kukunin ko muna yung tools ko, then mag personal conveyance ako. Papunta dun sa ano, papunta dun sa labs para makapag-shower. Merong mga queue line dito. Where are you going, guys? Only queue line is not... I got Manassas. You got Manassas? Yeah. Oh, where? That's a good question. New Manassas, I just couldn't remember the, because I know there's just like... two of you? No, Donnie's, he's headed that way. Oh, okay. Yeah. Where are you headed? I'm going to pick up a swimming pool tomorrow. You're going to fill it up? Free swimming. Come back here, fill it up, just host a pool party. Yeah. So I'm going to pick up my 2-inch tool straps there, because I need a straps, a small one. So oh, I get some straps there. Oh, they need what, 10? Yeah, 12.
Wow. Yeah. So this. Yeah, that's Donnie. I don't know where he's going. Oh. So. This one is a new truck, right? Yeah, brand new. But they don't have those curtains. No, that one. The same or that one. What? The what do you call it? Sun visor? Stop. Oh yeah, no. Oh, you may tell the new ones because they don't have the sun visors. You're a Mexican? No. It's no Mexican. No Mexican. Eskimo. All right, keep safe, guys. I'm the opposite. Mexican, snow Mexican. It's no Mexican. All right. Have a good one. Thanks. Minsan, pupunta mo yung mga kaibigan mo, mga kasamahan mo sa trabaho. Dalawa silang queue line, nandyan sa mga oversize sila. I don't know kung anong mga, manasas yung isa. Ah, si Donnie, walang laman. Ah, meron. So, kukunin ko lang yung tools na kinuha ko dun sa truck stop. And then, lilipat ako ng truck stop sa labs. Not here. Kasi wala akong shower dito. May bayad ang shower dito. Sa kumat. So dito ko siya kukunin. Guys, there's a big bike and a small bike. Here's the other door. Hey there. Hello. It's done? Well, we need to write you up a work order so that we can charge you for it. Mm-hmm. What is your phone number? 204-891. Mark? Mark. With Q-Line? Q-Line. Truck number 1447? Correct. Okay, so you don't want us to do anything? You don't want us to do anything? You say for tomorrow. Do you have something today? Yes. We have it today. Yesterday? Mm-hmm. Why? You say you don't have... Because he doesn't know all the parts we have back here. So, meron siyang battery. Kumuha ng battery. Alright, so all you're wanting to do is buy all this stuff, correct? Yeah. Thank you. Yep, and it all should be in that box. Ay, it's so heavy. Ay. Okay, guys. Okay, tapos na. Nakuha ko na yung mga straps. Mamaya ko na tatapon to. So yun ang straps. $273. So mag-drive ako sa labs. Continue driving. Personal convenience, yeah.
So yun guys, ito lang yung talagang, ito lang talaga yung nagustuhan ko kay Q-Line. Itong pag-off, walang problema sa off. Wala silang contest dyan. Kung gusto mo mag-off ng ilang araw, ng isang linggo, ng isang buwan, wala silang pakialam. Hindi sila stricto dyan sa mga day off. Ganyan, sabihan mo lang yung dispatch mo, hey, I'm gonna come back sometime. Wala na yung pakialam yan. Then second, yung mga tools, yung mga kakailanganin mo na mga gamit sa yung load, napaka wide ng kanilang network. Okay, anong mga kailangan mo, nandyan sila na mag-support, mag-provide ng yung mga tools para doon sa specific na equipment na ilo-load mo kung wala ka, kung kulang ka. And then ano pa ba, third and fourth and fifth, basta yun. Gusto ko lang dito, excitement lagi ang load, excitement lagi yung mga next load na bibigay sa'yo, challenging. Then about dun sa mga oversized mga permit, mga pilots, sila nang bahala. Basta i-drive mo na lang, i-deliver mo na lang yung load safe and sound. Okay sila dun. But may mga company, may hindi lang naman Q-Line, may mga company din na wide din yung mga connections nila or network nila. Like masisiraan ka ng truck. Marami, hindi lang naman Q-Line, marami, may mga big companies talaga din na ganun yung connection nila outside sa Canada, America, Canada. But yun ang pinaka-importante talaga, na anytime na need mo ng tools, dapat nandyan yung company mo, mag-support sa'yo. Hindi yung sasabihin na, okay, bayaran mo muna, babayaran ka lang namin, or yung resibo, ganyan, ipasa mo sa amin. Eh, ba't ako gagastos, di ba? So marami silang connections, marami silang ma-wide yung network nila. Kaya wala kang alalahanin na masiraan ka sa highway. Huwag ka lang maubusan ng diesel dahil accountable na yan sa'yo as driver, di ba? Pero yung mga sira sa truck, are you so fast, guy? You wanna get fast? So yun nga, babalik ako dito. Hindi ba babalik? Dilipat ako dito ng ibang truck stop sa Labs, 13 kilometers, 10 minutes. Kasi para makapag-shower ako dun sa kanila. Then doon na rin ako magpapalipas ng ng gabi, dahil bukas pagkatapos ng reset ko, 30 minutes from here ay yung loading area ng swimming pool na papuntang Edmonton. So I'll see you guys tomorrow sa pag-load and all the way hanggang pagbalik ko ng Canada. Daghang salamat sa suporta, shoutout sa inyong lahat. Keep safe and keep on trucking.